Pak Sidikson root out. Let's go. Ang sakop ng isang eskwelahan na ito, anim na barangay. Itong San Francisco Elementary School, different barangay, ito nakasakupan ng distrito na ito. And then, on the next na barangay na eskwelahan na hawak namin, New Era, barangay, ito, barangay Damayan to ano. On the next na, ano namin, yung New Era Elementary School, barangay Kulyat naman siya. Different barangay doon, on that day, na papabakuna sila. So, yung mga LGUs ng barangay, sila yung nag-ano, sila na yung gumawa ng ano, ng mga listahan, sino lahat yung papabakuna. Different barangay captain na sila nag-ano, na bumuno para mapalista lahat. Kalusugan, sir, tsaka sa mga pamilya para maproteksyonan din sila. Para po makaiwas sa COVID. Protection para siyempre sa baby ko, pag-uwi ako sa bahay, paglalabas ako. Kumbaga dagdag protection din para maiwasan yung pagkaawa-awa. Para safe po. Para safe sa COVID-19. Natakot po ba kayo magpabakuna? Hindi naman po. Hindi naman. Bakit yung matatakot? Kaya yung mga iba ay nagpabaksin. Ano na sir, medyo kinakaba. Maraming salamat Rotary Club. Maraming salamat Pilsigo. Maraming salamat Rotary Club at Pilsigo. Laking pasasalamat ko. Lalo na sa mga naging organizer nito. Kasi itong vaccine rollout project na ito is very very good thing na nagawa ng nakaburo itong sama-sama, lalo na yung LGUs and the barangay, and the Rotary, and then our group, the military, joint forces, joint project, which is very, very credible, lalo na sa mga kababayan natin na para mabaksin na kung sino naman yung mga yung nangyayari sa atin. Imbis na kumukonte, dumadami, at least ito makakabawas. Makakabawas at nadadagdagan yung baga ng confidence natin, makakalabas na tayo. Second, lalo na nung kumangalang karoon ng second dose, at least magiging safe na sila. Karoon din lalo ng confidence para humarap na tao. At least, kailangan tuloy-tuloy pa rin nila yung prevention, yung pag-iwas ng social distancing, kailangan nakamask pa rin. And then, siyempre, watch your hand. Yung all na prevention, kailangan gawin pa rin nila. Even nakabaksin sila, kailangan pa rin natin na safety para sa atin na gawin. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinakaepektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito.
Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubos siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang tao, mahina ang immune system. Posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.